Matapos ang matinding controversy at mga aligasyon ng katiwalian, formal nang inihain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Cotting Jr. sa Kamara. Ayon sa mga magsusulong ito, matagal nang nakatambak ang mga isyong hindi muna naaayos at naisasagot ng administrasyon. Kasama sa reklamo mga aligasyon ng pang-aabuso sa katangyarihan, paglabag sa konstitusyon at mga kasong kaugnay sa korupsyon at paggamit ubano ng mga ilegal na droga. Sa naturang impeachment complaint, hindi lamang si Pangulong Cotting ang tinitingnan kundi pati rin ang ilang mga malalapit sa kanyang administrasyon na inakusuhan ng malaliman na pakikipagsabwatan para sa mga irregularidad sa gobyerno, isinusulong ng mga mambabatas na kasamang papanagutin ng mga pinanghihinalaang kasabwat ng Pangulo, partikular ng ilang kilalang politiko na matagal nang isinasangkot sa iba't ibang iskandalo. Samantala, nanindigan ng kampo ni Pangulong Cotting na walang katotohanan ng mga ligasyon at tinawag itong isang pampolitikang hakbang na layunin pahinain ang administrasyon. Gayunpaman, determinado ang mga nagsusulong ng impeachment na ituloy ang proseso na may layuning maghatid ng husisya at protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino laban sa maunay katiwalian sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Kaya Attorney Trixie, palakpakan natin sila. Yes, Attorney Trixie po, andyan po mga kaibigan. At ang aking university mate nung kolehiyo kami, we threaded on different path, pero para kami mga ilog na may iba't ibang pinanggalingan, ngunit ang pinatutunguhan ay isa lamang, ang direksyon ng dagat ng paglaya sa pamamagitan ng katotohanan. Beethoven Krasko, batch kami. Ayan, mabuhay tayong lahat mga kaibigan. Maisog Rally Canada, nawala po ang sounds. Teka lang guys, ayusin po natin yung sounds. Teka lang po. Ayan po. Nakakapoy po lagpas sa katotohanan at hindi pa yumakap sa kapayapaan, lalo na sa panahon ng rockstar president Digong Duterte. Kaya kami bumalik, tumulong at nanindigan na ang pagbabago ng lipunan at pagtatatag ng tamang pamumuno ay sa mapayapang paraan by engaging the government in peaceful, transformative, but with clear principles of advocating good governance. Yun ang dahilan kung bakit kami bumalik at yun ang dahilan kung bakit nagsasalita pa rin ako kasama kayo. Yes! Yes! Naroon tayo doon. Pabuhay! Hindi ko po iniwan ang prinsipyong mahalin at paglingkuran ng tama ang mamamayang Pilipino, ang iniwan ko lang po ay ang madugo at marahas na buhay ng isang baluktot at maling ideolohiyang nabubuhay sa dugo at karahasan na pumapatay ng kapwa-Pilipino. Pero ang pagmamahal sa bansa at pagmamahal sa interes ng Pilipino ay hindi ko po inabandona kahit kailan ay nasa puso ko nakatalim yan. Kaya tayo nagsasalita, naglalakbay more than 12,000 kilometers away mula sa Pilipinas, nilakbay namin ni Attorney Trixie ang paglalakbay sa katotohanan at katarungan ng sambayanan upang pukawin ang namumuong galit at the same time yung mga dreams and aspirations ng mga Pilipino kung bakit tayo nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa pamilya Marcos na makabalik sa poder, hoping that they're going to learn from the past, from history, and learn more, better to learn na paglingkuran at mahalin ang Pilipinas. But after all, wala pang dalawang taon na ipakita ang pagkakamaling na yan. That is why we would like be the ones to rectify the errors na nangyari muli noong 2022. At ano po yun? Ang pagkakamali na tinanggap natin na sila
ay pwede palang muling pagkatiwalaan sana kung pinanghawakan nila ang aral ng kasaysayan na hindi pwede abusuin ang poder, dapat hindi manumbalik ang korupsyon, at dapat nilulunasan at nilulutas ang pangunahing suliranin ng kahirapan, gutom, kawalan ng pag-asa, at ang kaulangan ng gobyerno, kaligayin at mahalin ng kanyang mamamayan. Kung bakit tayo nagtiwala, sapagkat it's because of the belief of continuity. Ng gobyerno ni Duterte ay pwede sanang kanyang ipagpapatuloy o hihigitan pa at muli palakasin ang mga nagawang mabuti sa pamamahala. Subalit wala pang 2 taon, sumambulat ang katotohanan that their aim for power after all was never about the country. It was never about the people. Galing. It was never about us. It was only about them. Ibagsak sa mapagyapang paraan ang mga nagari-arian, umaabuso at namumurakot at nangangawak at mga kabataan sa gobyerno at gumagawa ng paninumbalik ng isang bulok na pamumuno as presided by Mr. Marcos Jr. right now, yun ang ibabagsak ng mamamayan, hindi ang lipunan at gobyerno. The government belongs to the people, not to corrupt politicians. Power resides and comes from the people, and the people are the real sovereign, and the people must decide. Yes, palakpakan! Justicia! 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 Ano po ang real and principal problem na kinakaharap ng lipunang Pilipino sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr.? To simplify things and to make everything clear, ang problema ang kinakaharap ng lipunang Pilipino at ng sambayanang Pilipino sa ngayon ay ang failure of leadership, misgovernance, and lack of integrity, competence, and moral capability of the president to continue discharging the functions of the president. Yes! Bravo! Ang dahilan kung bakit hindi natin pinapabagsak ang gobyerno pero kinakailangan nating magsalita at manindigan all over the world to support the home front voice of our kababayan na dapat palitan ang administrasyon at ayusin ang gobyerno na maging matino. Hindi gobyerno presided ng isang questionable na uri ng pamumuno na until now, while the Vice President has already announced a public, transparent, hair follicle scientific drug testing. Yes. At pangunahan, isa na Duterte yun, ang Pangulo ng Bansa ay nakakabigi ang katahimikan at pagwawalang bahala sa napakaseryosong iskandalo na ngayon ay kumukumpunta sa kanyang pamumuno. Silence means confirmation and validation of that accusation. Malinaw po ang ating gustong ipahayag ang failure of leadership, loss of integrity, absence of competence and moral authority of the president to continue as the head of state and head of government. Nagre-resulta po ang ganitong pagkabulok at pagkalugmok ng uri ng pamunuan sa mga sumusunod na mga seryosong problema. Number one, in 2 years time na ang presidenting ito ay namuno at hindi naman talaga siya ang real na nagpapatakbo ng gobyerno, but rather illegal na shared by the wife at sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez Tambalusbos.
Partisipasyon at pangingialam ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez sa functions of the President because they are not elected by the people but they are exercising an excessive and scandalous abuse of power. Yan pong dahilan kung bakit lack of moral integrity, loss of integrity, and bankruptcy of leadership. Sapagkat ang inihalal ng taong bayan ay si Marcos Jr. pero ang aktwal na nagpapatakbo at umaabuso ng kapangyarihan ng Pangulo ay ang kanyang asawang ambisyosa na abusado ka at ang pinsa niya. Lisa Tabas! Ang katotohanan ay gumuguhit ng mapait at mahapdi na sugat, subalit yan ang sugat na pupukaw sa mga manhid at sarado nilang pag-iisip. Yun ang tamang dapat gawin na marinig nila. Pangalawa, while power is being abused by those who have no mandate and authority to exercise the powers of the President, ang pangalawang problema sa failure of leadership ay sa ilalim ni Marcos Jr. na numbalik ang monumental and massive corruption. Yes, tama. Ang pangungulakot, pangulimbat, at pagnanakaw, pandurobo sa kaban ng bayan, never seen before, kagaya na nangyari sa tatay niya, ay laganap na laganap ang latay ng pangungulimbat at pag-atake sa kaban ng bayan. Mananakaw! Ano po ang ating pagbibigay ng katotohanan sa monumental and massive corruption na tinotolerate at pinapakinabangan ni Marcos Jr. sa flood control project alone? Hindi niya pwedeng ituro si Rodrigo Duterte sapagkat in 2023 and 2024, 1.4 trillion pesos ang flood control allocated project sa kay Marcos Jr. Inanod lang lahat ito papunta sa bulsa ng mga kawatan ng politiko sa pamumuno mismo nila Marcos. Magnanakaw! Chisis Escudero, itinuturo niya si Rodrigo Duterte, 6 na taon daw walang nagawa sa master plan ng baha. Anong totoo? Hindi pwedeng ituro kay Rodrigo Duterte sapagkat ang pinakamataas na baha kay Rodrigo Duterte from 2016 to 2022 nang bumaba siya hanggang tuhod lang. Wala pang 3 oras tapos na ang baha. Kay Marcos Jr., 8 milyon na mga Pilipino ang binaha sa buong Metro Manila at Karatig Region ng Central Luzon at Southern Tagalog at nasaan napunta ang trilyones na pondo. Hindi nila may paliwanag, pinakamadaling nakawin flood control project. Bakit? Kapag binaha, ituturo mo ang kasalanan sa baha, kaya nawala ang pondo. Ang tawag dyan, force majeure. Sino wali? Magdadalawang taon na, hindi lang ang flood control project ang ninanakaw nila by the trillions. Alam nyo ba na hindi makikita ngayon kung anong nangyari sa 500 billion na Maharlika Fund, ang malas nila, ang kanyang project na wealth or sovereign wealth, ipinangalanan niya kay Marlika. Kaya hindi maka-take off 500 billion. At ngayon, ang Land Bank of the Philippines
hindi na makapagbigay ng kapitalisasyon sa mga magsasakat magbubukid para makaunlad ang agrikultura at kabuhayan, nangungutang ang land bank ng 50 billion pesos by way of bond flotation sa kanyang mga kliyente at mamamayan, sapagkat ang kanyang 50 billion pesos ay nawala na parang bulang ngayon, hindi makikita, walang paliwanag dito sa bogus focus focus na Maharlika Fund ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Nako, ayan na. Napadama na. Hocus pocus pa. Anong tawag dyan? Korupsyon. Third, nakalagay sa batas ng Universal Healthcare Program na dapat ang sobrang pondo o yung unused or non-utilized funds, very specific sa batas, na dapat gamitin sa pagpapalawak ng mga sakit na pwedeng i-cover ng PhilHealth Insurance para sa mga beneficiary yung mahihirap at walang kapasidad sa kalusugan ng paggamot, o kaya i-subsidize ng mas maraming members pa para mas marami ang maging miyembro. Ang ginawa ni Ralph Recto, siyempre sa utos ni Marcos at ng kanyang mga team na mga kawatan sa gobyerno, kinuha nila ang 90 billion pesos ng PhilHealth. Yes! Sa bawat 10 Pilipino ang tinatamaan ng mga infectious diseases pero hindi may paggamot, namamatay na lamang, lalo na sa mga liblib na lugar ng kalayunan na hindi maabot ng ospital at kalsada sapagkat kulang ang serbisyo sa ikabubuti ng kalusugan ng ordinaryong mamamayan, subalit na nakawin nila ang 20 billion at gagamitin nila sa unprogrammed budget nila para gawing ayuda ni Martin at ni Lisa at ni Marcos. Kalukuhan, katarantaduan, isang malaking insulto at pagnanakaw sa harap ng taong bayan. Ninakawan na tayo at in hold up, papalakpakan pa natin sila. Kalukuhan! Pangatlo, hindi lamang korupsyon, hindi lamang failed leadership at abuso sa kapangyarihan, kung hindi sa loob ng 2 taon ni Marcos ay lumawak ang Pilipinong gutom at walang trabaho. More than 4.8 million Filipinos ang walang trabaho o kulang ng trabaho sa Pilipinas. Ngayon, habang nagsasalita tayo, 16 million Filipino families ang nagsasabi sila ay naghirap ng lalo sa loob ng 2 taon ni Marcos Jr. 16 million times 4 in a member of families, we're talking about 70 million na mga Pilipinong naghihirap ang buhay, at mahigit kumulang 12 million na mga Pilipinong pamilya ang nagkakaroon ng tinatawag na involuntary hunger every day. Ibig sabihin, nagugutom sila hindi dahil nagda-diet sila. Dahil hindi wala silang makain, wala silang pambili ng pagkain, sapagkat ang income nila ay nawala, ang kabuhayan at trabaho ay bumagsak. Yan ay dahil umaatras, lumalayas ang mga direct investors sa Pilipinas at napupunta sa karatig bansa, and even ang kanyang digma-digmaan at apangkapanan laban sa China. It cost us more than 2 billion pesos in income of tourists coming from Chinese tourists in 6 months alone, and very many more na mga problema ang ilulunsad nitong digma-digmaan na tapang-tapangan niya sa China instead of talking diplomacy and peaceful negotiations and dialogue. Gandang araw, Margarita Libong. In 6 months alone, we lost 2 billion pesos in the income of tourism. Saan napunta ito? Napunta lahat ito sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam. Doon po napunta. 37% of the increase of investment ng China na dapat mapupunta sa Pilipinas, roads, trains, and other development, napunta po sa ibang mga bansa dahil sa bobo na tapang-tapangan at gira-girahan niya. At pinalagyan pa ng nuclear weapons and missile system ng Amerika ang ating bansa. Hindi natin kalaban ang China, pwede silang kausapin. Bakit tayo bigyan ng isang utos ng Amerika na magkaroon ng mga armas nuklear doon sa Cagayan at sa maraming mga bansa, mga base militar? Virtually and technically, the Philippine soil right now is converted into becoming a large military base of America in preparation for their war or proxy war in Asian region. Hindi kami tanga! Hindi kami tanga! Hindi kami tanga!
Hindi ka rita ka! Corruption, kapalpakan sa pamumuno na inaabuso ng kanyang mga alipores, droga, gutom, kahirapan, kabuhayan, ano pa. Right now, ang ginahabol ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores using yung laboratorio ng panibagong martial law, duwag na martial law. Bakit? Ang kanyang tatay nagdeklara ng martial law, ngunit pinanindigan niya. At ang kinalaban ng tatay niya, ang mga komunistang teroristang gustong pabagsakin ng ating gobyerno at lipunan na pumapatay ng mamamayan. Ngayon sa Davao, for the last 60 days, ang dinadahas ng pulis araw-araw tinatakot at nilulusog ang mga religious compound, prayer area, without respecting yung religious freedom. Sinasaktan ang mga bata, sinasaktan ang katutubo, tinatakot at binibitbitan ng mga combat, ng mga armas, nagjajaging habang nagdadasal ang cathedral compound sa Davao. Everyday, tatlong platoon ng mga polis ni Avalos at ni Marvel, Sotos ni Marcos, to provoke a situation that will become bloody and confrontational in Davao right now. Walang nagsasalita. Justicia! 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 Justicia po, mga kaibigan ng panawagan. Justicia! 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 Yung mga tumulong sa kanya, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, ang mga supporters nito, si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, lumaban po ito kontra sa CPP, NPA, NDF. Kaya po ang panawagan kanina ng mga alipores ni Joe Macison at ng komunista dyan na nabubuhay pa doon sa baluktot na kaisipan at nalalasot pang isip nila, buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ang isa sa pinakamagandang ginawa ni former President Rodrigo Duterte, at ito ang bumalasad doon sa terorismo ng CPP, NPA, NDF, at walang ibang media outlet o media and group and organization na tumaya at tumulong sa gobyerno maliban noon sa SMNI at sa grupo nila Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy po ay inakusahan lamang under the rule of democracy and the rule of law and democratic society, anybody is presumed innocent until there is fair trial and your guilt is established by prosecution. Hindi pa po convicted si Pastor Kibuloy. Hindi siya terorista at ang grupo nila. Subalit tinatrato silang mga terorista ni Marcos Jr. Samantalang yung nagpapabagsak sa gobyerno, yung gumagamit ng pondo at kapangyarihan ng gobyerno, yung party list ng Communist Party, yung ACT Teachers, Gabriela at Kabataan Party, yung kasama nila kanina yung mga alipores dyan sa labas, ay siyang kinakalinga at binibigyang suporta ni Marcos sa pamamagitan ni Speaker Martin Tambalustos. Pwede ba yun? Na nagtatanggol at tumutuyo sa demokrasya ay sila ang pinaparusahan. Rodrigo Duterte, hindi siya perpektong pangulo ng bansa, pero sino lang ang nanindigan against all political opposition na ipalibing ang tatay niya na tinatawag sa buong mundo na diktador doon sa libingan ng mga bayani, subalit walang utang na loob ang tarantadong presidente na ito. Walang utang na loob. Balasubas ang klase. Subas! Balasubas! Sinoong ni Rodrigo Duterte ang lahat ng oposisyon at pagtutol upang mabigyan ng dangal at karangalan ang kanyang ama na naging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at marami dito sa ating mga henerasyon na lumaban sa diktadura. I was not able to fight the dictatorship sapagkat na-recruit ako 1989, dahil pinanganak ako 1971. Subalit ang pag-recruit sa amin ay kasama ang naratibo ng diktadura ni Marcos Sr. And yet, when this president na balasubas na walang utang na loob si ginawa ng former president sa kanya at ng mga tumutulong sa kanya, run for presidency, tumulong kami.
hoping that they will redeem themselves for the good of country and people, pero hindi. Kaya hindi lang tayo binudol, binalasubas tayo ng tarantadong pangulo na ito na nakaupo kayo sa Malacanang. Panghuli, I will leave other portions of exposing how dangerous we are treading right now pag hindi tayo magsalita. Panghuli, hindi natin kalaban ang Amerika. Hindi rin natin dapat kalaban ang China. We must be friends to all, and the primordial motivation for foreign relations and foreign policy should be Filipino interests first. At hindi kailangan pumunta tayo sa digmaan kung ang pinag-uusapan ay mga bato-bato at mga tubig, 5 million square miles ang lawak. Walang Pilipino nakatira doon. Instead, yung barko na ating binahura doon sa Ayungin Shoal, the rest dyan ay mga bato-bato. Ang pinag-uusapan po dyan is not about direct territorial claim. It's about maritime dispute and claims about exclusive economic zone na hindi pwedeng digmaan ang solusyon. Pag-uusap. Pakikipag-uusap. We are not condoning or we are not keeping a blind eye doon sa pangbubuli ng China. But we have to have equal level of dialogue and confrontation, not on the verge of bringing war to the doorstep that will bring death and destruction to us. Pwedeng pag-usapan yan na ginawa ni Rodrigo Duterte. Hindi ibig sabihin kung nakikipag-usap ka doon sa katunggalit mo, ikaw ay taksi sa ilang bayan. That is a very wrong and illogical conclusion. Ang pakikipag-usap ay bahagi ng diplomasya. Ang diplomasya ay bahagi ng pakikipag-ugnayan sa mga bansa. In all of Southeast Asian nations or even in the whole of Asian region, ang Pilipinas ay isolated sa kanyang mga neighboring countries dahil sa digma-digmaan at tapang-tapangan na foreign policy ni Marcos Jr. Anong epekto niyan? Ang mga investment in tourism, trade, and economic na mga engagement natin na nakikinabang tayo, we're losing more than $23 billion of opportunities na siyang nakalatag in the pipeline ng bumaba si Rodrigo Duterte na ipagpapatuloy ng bansang China under negotiations of dialogue and diplomatic relationship. Lahat ng ito nang wala, pero pinalitan ng $500 million, kukurampot at ito ay bibili ng bomba at mga training pang patay, hindi para ibuhay, para sa pagkain at trabaho ng mga Pilipino. Gaano kabaluktot ang ganyang pag-iisip ng Pangulo ng Bansa? Stabilization. We are not promoting rebellion. We are not promoting sedition. We are promoting the good citizens' duty that we are going to speak for truth, stand for what is true and just and correct, and we should be part of redeeming our country, unifying our people, and build a truly righteous government for the people. Yan po ay kapangyarihan ng soberanya na nasa mga mamamayan, recognized both by the Constitution and by the international law, that when the government promotes oppression, tyranny, and state terrorism, just like what Marcos is doing right now in our country, the people have the right to stand and revoke their sovereign mandate and redeem their government. At ano ang direksyon natin? Walang iba, mapayapang pagtitipon, people power, upang ang mga tagapagtanggol ng Estado at mamamayan will be forced to take their duty. Under the Constitution right now ng Pilipinas, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. They are not the protector of corrupt politicians and immoral president with no integrity and competence to govern our country. The mandate that is vested by law, by the Constitution, to the armed forces and to the security sector is for them to protect the state and the people. And where is the threat coming now?
against the state and the people from the failed leadership and abusive and corrupt governance of Marcos Jr. That threat should be resisted by the people as their sovereign mandate to stand as good citizens of the country. People power is not illegal. People power is a sovereign mandate of the people. For as long as we do not promote arms uprising against the government and we are in the ambit of legal exercise of democratic rights and the sovereign mandate of the people, kinikilala po yan sa mga jurisprudence ng mga batas sa Pilipinas. Dalawang beses na tayo nagpatalsik ng mga pangulo na abusado at hindi tumutugma sa kanilang mandatong ginagawa at umaabuso sa poder in 1986 and in 2001. Lahat ng ito, walang nagsasabing yun ay illegal. Hindi po yun destabilization. Yun po ang mabuting tungkulin ng isang mabuting mamamayan. At kasama po kayo dito sa Canada. We are for the sovereign rule of the rule of law that shall protect the people and establish a truly righteous and good government. And that is a duty that we owe to our children in the coming generation.